Hey guys, and welcome to another video. So today po, I'll be giving you some more tips po, practical tips in doing case studies. So if you're interested, then please keep on watching. By the way, I'm Jeremiah and I upload law school and law student related vlogs. If you're new to this channel, please don't forget to click subscribe and click notification bell sa tabi ng subscribe, or you can just simply click the click here na circle dyan sa my corner. So let's get to the video. Hey guys, and yes po, thank you po for watching this video. I assume that clinic nyo po yung video na to because you're interested also in knowing some more practical tips in doing case studies. So guys, if you've seen my previous video about case studies, so I've discussed there some advice kung paano po gumawa ng case studies. So it's more on the substance. Okay, ika nga. But in this video po, I'll be giving you some practical po na mga advice or mga tips para po mapabilis ang paggawa nyo po ng case studies. I've learned this tips while I was doing case studies, because to be honest po, we're now in our second year. For the last 3 weeks since nag-start po yung first sem for second year, we already had 78, kung di ako nakakamali, 78 na case studies na sinubmit. While doing that one, I've learned some tips and some hacks that can help you as well. And I tell you guys, these tips are very effective because naging effective siya for me in doing my case studies. And by the way, sa mga hindi po nakapanood ng isang video ko about case digesting, then I'll put the link below. Guys, I would say that this is very helpful for you because sabi ko nga po, isa sa mga problema natin sa pagki-case digest is yung time, di ba? Binibigyan tayo ng deadline para ma-submit natin yung mga case digest. There are times actually na we are only given a limited time to finish a lot of cases. So tulad po na nangyari sa amin, like this sem lang, kakastart na po ng sem namin, sabi ko nga kanina, binigyan kami ng 38 cases tapos kailangan i-submit in 1 week. Paano mo matatapos yun in just 1 week? I'll be sharing to you guys kung ano pong ginawa ko para mapabilis po yung pag-case digest and para masubmit ko po yung mga digest time. Okay? So, let's start! First tip po is, pag binigyan na po kayo ng mga list of cases, di ba, bibigyan kayo ng mga case number or mga GR numbers. So, una nyo pong gawin is, collect all full text. You have to collect all full text po. Kasi may iba kasi na iniisa-isa nila. So, kuha sila ng full text, tapos dinadigest agad. But ginagawa ko po is, kinokollect ko muna lahat ng full text po. For example, if we were given 30 cases para i-digest, so hinahanap ko po lahat ng mga full text for those 30 cases na idadigest namin. So, collect first the entire 30 cases na kailangan mo i-digest. Tapos po, i-save nyo po sila sa isang folder lamang kung anong subject. For example, sa in our case, we have property and sales right now. Lahat ng full text for property na kailangan ko i-digest, so nilalagay ko sila sa isang folder for property only. Tapos, lagyan nyo po sila ng number from 01 to 30, for example. By the way po, you'll be spending at least like an hour in collecting this full text kasi kailangan nyo po maghanap online ng mga full text po ng mga kaso. But if you have Iskra, wala akong Iskra, mas mabilis na lang po kasi you'll be looking for those cases sa isang website lamang. Then again, i-save nyo po sa isang folder, tapos i-organize nyo based on the order na binigay sa inyong professors. Yun po yung ginawa ko para mas organize siya, tapos pag submission na is alam ko po kung ano ang dapat mauna tsaka yung huli na case. So yun po yung una. Number 2 po na practical tip for case digesting is, when you copy a full text, copy from the title tulad ng GR number up to the word so ordered. Okay, please take note of that. Do not copy po the entire case, like even pati yung mga dissenting opinions. You don't need po to copy those dissenting opinions kasi po hindi na rin siya kailangan sa case digesting. If you don't know kasi po yung dissenting opinions, yun po yung mga parang disagreement ng ibang justice tungkol dun sa naging decision sa kaso. So you don't need to copy to include dissenting opinions. Just copy from GR number up to the word na so ordered. Even po yung pangalan po ng mga nag-concur na mga justices, hindi ko na po sila mostly kinakopy kasi hindi rin naman po ni-require sa amin na ipalagay kung sino yung justice na nag-preside dun sa kaso na yun. Third tip ko po is, start with the short cases or start with those short cases. So pag magdadigest kayo, make sure to start with those cases na maiksi lamang. So paano ko po malalaman kung maiksi ba yung kaso? So di ba na-save na natin yung mga full text sa isang folder? So ginagawa ko po is, sinusort ko po sila according to file size. So pag may file size na below 20 KB or di kaya 15 to 20 KB, so yun po yung mga cases na maiksi lamang. So paano ba nakakatulong ang pagdadigest
muna ng mga short cases compared sa mahabang cases. Ganito kasi yan guys. If you're going to digest first those short cases, so ibig sabihin, mas madali nyo siyang matapos, then mas marami kayong matatapos na cases. If you're going to digest naman yung mahaba muna, it will take kasi a lot of time in reading. And sometimes ba, diba, pag nagbabasa ka ng mahabang kaso, minsan yung focus mo nawawala. So the tendency is you have to read again the case, then it will take you another time to understand the case. So yun po ginagawa ko. I start with short cases before ko po dinadigest yung mahabang cases. Yung mga short cases kasi, nasa mga 8 to 10 or 8 to 11 pages yun. So mas madali mo siyang mabasa at mas madali mo siyang maintindihan. So eventually, mas madali mo siyang matapos. Then, mas marami ka pong matapos sa mga cases in one day. So ibig sabihin po, if you are given 30 cases for one week, isubmit mo siya after a week, then you can say na, ah okay, kaya ko to in just 3 days or 4 days, matapos mo na yung case stages. So that's what I followed. I always digest first those cases na makes it kumpara sa mahaba. Bali yung mahabang cases po, hinuhuli ko po sila para po yung utak ko is medyo relax na. Pag mahaba na po yung kaso, tapos may marami ka pang hinihintay na kaso, yung utak mo kasi, imbis na nakafocus sa kaso na binabasa mo, mas mapipressure siya na iisipin mo, ay, ang haba pa ng kaso, tapos marami pa akong kailangan i-digest. At least po, pag hinuli nyo po yung kaso na mahaba, so mas relax na po yung isip nyo, tapos wala ka nang iisipin ibang kaso after that case. So yun po yung ginagawa ko, and I tell you, this is very effective for me. So I'm teaching this one to you para po makatulong din siya in a way. Okay, next tip po is in finding issues or issue, always stick po to the topic na related sa subject nyo po. And of course, kung as much as possible, related to your current na topic sa subject. Bakit? Most of the time po kasi, if you haven't read the case, marami po kasing issues dyan na kailangang sagutin ng Supreme Court. But always focus on those topics that are related sa current na topic nyo po sa subject. Like for example, in our case, sa sales, sa binigay sa amin ng prof namin ng mga cases, marami pong mga issues na kailangang i-discuss doon sa ruling. But I stick on those issues lang that are related to our topic, okay? Sa sales po, for example, in our case, may mga kaso kasi, di ba, if you've read a case already, di ba, you know, notice, marami po mga issues dyan pertaining to procedural issues, kung tama ba yung sinunod na procedure, or kung pasok pa ba sa deadline yung ginawang petition, di ba? So those issues are not related to your topic. So you may just drop them and just focus on the issues that are related to your current topic. Sa sales nga, I focus on those issues that are related to sales. May issues ba doon tungkol sa consensual or di kaya sa elements ng sales, sa contracts. So yun lang po yung kinukuha ko. So in that way, mas mabilis ko pong ma-identify yung issues na kailangan kong pagtuunan ng pansin at kung saang part ng ruling lang ako kukuha para ilagay ko po sa case digest. Para kasi yung pagki-case digest kasi, yung mga kaso na binibigay sa atin are those cases wherein yung current na topic natin ay ina-apply. So, yun po, always focus on those topics or issues that are related to your current topics and yung subject. Next po, next ko po na tip is always set a goal. Yes po, mag-set ka po ng goal kung ano pong goal na hahabulin mo na kailangan mo matapos in one day. In my case po, yun nga, binigyan kami ng 38 cases na kailangan isubmit in 7 days. So nag-goal ako na dapat in one day makatapos ako, makadigest ako ng at least man lang 10 cases a day. So in that way, after 3 or 4 days, matapos ko na yung digest ko and ready na ako for submission. Yes po, nagsiset po ako ng goal ng pinaka-maximum na pwede ko pong gawin sa isang araw, tapos pati na rin po yung minimum na cases pwede ko pong magawa sa isang araw. Basta po, the important thing there is you have to set a goal para po mapabilis nyo po ang pagtapos ng lahat ng case digest. And again po, ginagawa ko to siya because this has been my practice and this has been very effective for me. I was able to like digest all cases in one week dahil po ginawa ko po tong mga practices na to. So I hope you also do the same. Then guys, yung last po na tip ko, I think this is more like for your mental health or something. Ang tip ko lang po is, hindi siya actually tip para mapabilis ang pagki-case digest actually. But this will just a tip na ibibigay ko po sa inyo because I've experienced this one also. So ang last po is, forgive yourself. Guys, always forgive yourself. Minsan kasi may mga times po na hindi natin or hindi ko po namimit po yung goal ko. For example, I'm only able to digest like 5 cases a day or di kaya
mas konti pa dyan. Pag hindi ko po na-meet, so I will feel bad or I will feel stressed kasi nga may kailangan akong habulin na deadline. But then I realized na no, ito lang talaga kaya ko for a day. Kasi nga, hindi rin natin alam, hindi ko rin alam kung anong situation nyo. Baka meron din kayo mga trabaho na kailangan nyo pang unahin, di ba? So yun po, just forgive yourself if ano man yung makaya nyo in a day. In my case also, to be honest, I am a slow reader. Tapos yung comprehension ko rin sa pagbabasa ng kaso is hindi siya ganun kabilis. So talagang minsan talaga naapektuhan yung speed ko in digesting. But I just say, oh, sige, ayos lang. May bukas pa naman, di ba? So yun lang guys, just forgive yourself and of course, give yourself some credit. Give yourself some time to relax and give yourself some time to improve, di ba? Always remember din po na all of us are a work in progress. So hindi tayo perfect na kailangan mabilis yung paggawa natin ng key stages. Don't worry, eventually, we will get there. We'll be better eventually. So don't pressure yourself too much. So kung ano na po kaya, then just try to catch up kinabukasan or in the following days. Okay guys, so yun lang po yung mga tips ko, practical tips na ma-add ko po dun sa previous ko na video about how to key stages. So I hope po na you learned something from me po sa video na to. And yes, kagabi lang po, nag-post po yung professor namin sa Google Classroom and according to her na by this week daw, baka tonight or anytime this week, magbibigay na naman siya ng panibagong set of cases for us to digest. So yun po, and baka nagtatanong kayo paano natapos yung 30 cases in a week. Yun lang po yung ginawa ko, yun lang po yung sinunod ko po para matapos po yung 30 cases. So yun lang guys, thank you for watching this video. If you find this one informative and helpful, please don't forget to give this one a thumbs up. And again, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe and click the notification bell po sa tabi ng subscribe para po ma-notify po kayo sa mga future ko po na mga uploads. So yun lang guys, thank you and I will see you in my next video.